Hi guys! Welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general reading for collective. Your energy at this time. Healing. Maybe you're a healer or nag-heal ka ngayon. Healer ka ba? Magaling ka ba manggamot? O healer ka? Oo daw. Oo. At possible dahil healer ka, mahilig ka magpunta sa mga bundok, sa places na hindi gaano pinupunta ng tao o walang tao. Kadalasan sa bundok, sa forest. Mahilig ka mag-meditate to search within yourself. Yung kilalanin yung sarili mo. To find siguro yung mga ngalap sa mga bundok, no? Para may mga hinahanap ka eh. Pwedeng magamot, panggamot, mga ganyan. Or else, inaalam mo yung mga kakayanan mo pa. Kung ano yung kaya mo pang gawin, kung ano pa yung mga mga abilities mo and gifts, pwedeng ganon. And possible, ina-isolate mo din yung sarili mo. Mas piniprefer mo mapag-isa or yung solo flight ka lang with this card na parang isa lang, nag-iisa, no? And malapit ka sa mga animals. Nilalapitan ka ng mga animals. Hindi sila takot sa'yo kasi harmless ka eh. Nakakatulong ka pa, nagagamot ka, nanghihil ka, ganyan. They feel relaxed and healed. Kaya lumalapit din sila sa'yo kasi nakaka-heal talaga yung energy mo. Sa energy mo pa lang kahit hindi ka manggamot, nakaka-heal na eh. Para bang ang warm and nakaka-comfort yung energy mo, ikaw mismo, and with the blue water. May pagka, kasi pag blue, di ba, malalim yan. No, malalim ka eh. Kung kaya may pagka-profound ka, yung mga kaalaman mo is profound, mga malalalim yan. And also, pero kalmado outside. Hindi yung maingay, hindi yung parang rumaragas ang tubig, hindi, malalim ka. Pero nakakalm yung calming, kalmado, relaxed yung energy mo pati. And parang sugo ka with a serpent here, no? Merong serpent and merong pentacles, sugo ka ng sugo? Sugo ka ba? Let's see. Sugo ka ba? Galing sa itaas. Sugo ka? Actually, hindi. Sugo ka ng elemento? Sugo ka ng elemento na manggamot. Para bang isinusugo or inutusan ka ng elemento na manggamot. Okay? May mga ganyan guys na elemento ang nag-uutos or para makatulong sa kapwa niyo tao. Mabuting elemento ba yung nagsugo sa iyo na manggamot ka? O nagbigay sa iyo ng kakayanan na manggamot ka? Hindi mabuting elemento. Ano, yung parang katamtaman lang, mabuti and kumbaga 50-50 mabuti at hindi, ganun. Elemento. Hindi. Masamang elemento ba yung nag-utos sa'yo o nagsugo sa'yo? Sumugo sa'yo na manggamot ka? Masamang elemento to. Ganon kasi minsan guys eh.
Di ba may mabuting elemento, may masamang elemento. Anong klase ng elemento itong nagsugo sa'yo or nag-push sa'yo ng mga gamot? Dwin, di ba? Kadalasan dwin, di ba? Hindi. Inkanto ba ang nagsugo sa'yo ng mga gamot ka? Pakalahin nyo nga yan. Pwedeng inkanto. Pwedeng inkanto to upright ba yung King of Pentacles? Oo, inkanto. Pero hindi siya mabait. Ah, okay. Pero nakapagpapagaling ka. Ano to, binibigyan ka niya ng kapangyarihan ng makapagpagaling na inkanto na yan? Oo eh. Bakit kanya inutusan na manggamot? Bakit kaya? Dahil sa karma? Para hindi siya makarma? Ah, kasi aware siya na dahil masama yung ugali ng inkanto na yan, para mabawiin niya sa panggagamot sa mga tao. Through you, para hindi siya makarma. Para hindi siya parusahan ng God. Para hindi siya parusahan ng God. Yun ang iniisip ng inkanto na yan. Hindi. Hindi dahil sa... Para hindi siya makarma sa mga masasamang ginagawa niya. Para ano tingin niya, mabayaran niya or mabawi niya yung mga kasamaan niya through sa panggagamot. Sa panggagamot na ginagamit ka niya. Ganon. Oo. Yes. That's why. Binibigyan ka niya ng kapangyarihan ng manggamot. Takot siya sa karma. Yung inkanto na yan. So, pati yung inkanto, kinakarma din pala. Para stable siya. Para na-attract niya pa rin yung good luck opportunities. Nakaset na kasi yan eh sa mga... Ganun daw yun eh, yung mga planets. Parang nakaset na kasi dito sa mundo ito na may karma talaga, no? Na may nagbibigay ng karma. I think yung mga planets, yung Saturn na planet, yan yun. Nakaset na kasi yan. Ah! Anyone who lives in this world, in this earth, no? Na-influensya ng mga planets na naka- surround, tulad ng Saturn, Moon, no? Di ba, pagkabilog yung buwan, para bang ang ano yan, ang lakas ng energy, no, nakaka, ano siya eh, nakaka, parang nagiging energetic ka. Ano nyo yan, na-observahan nyo yan, na-experience yan, pagbilog yung buwan, parang nagiging energetic ka. So, talaga may influence talaga. Yung mga ganun. And, hindi ko ma-explain yan kung bakit ganun. Pero, obserbahan nyo yan. No? Actually, na-explain niya ng astrology. Pero, hindi ako ganun kabiyasa dyan eh. Sa mga ganyan. May alam ng konti. Pero, siguro kung sa ibang, kung ba sa kalawakan kahit, I mean, yung hindi nasakop ng yung solar system. O yung kunwari yung sun, kung labas ka na, out ka na sa ano, sa solar system, kagaya ng lumabas ka na, kunwari sumagay ka ng spaceship, no? Tapos lumabas ka na ng solar system na yan. Kunwari yung sun, yung pinakamalayo, Pluto, di ba? Maring hindi ka na ma-influensyahan pa ng mga energies na gano'n. Kasi nakaset na daw yan eh. Dito ko lang din nalaman, no? Nakaset na pala yan talaga. So, may planet na nagbibigay ng karma. So, yun ang kinakatakutan ng inkanto na to. Kaya siya nagagamot para makabawi, para hindi siya makarma. Para still na-attract na pa rin yung stability. Siguro yung stable siya, secured siya, ganun. Yung
hindi siya maruwi, hindi siya ma-destroy, hindi siya masira, hindi siya ma-harm. Ganon. So, that's why. Tinuturuan ka din ba ng inkanto na yan namang harm? Let's see, namang harm ng ibang tao. Hindi na kaya energy ito, no? Hindi naman. Ano pa energy mo yun? Magaling yung mga inkanto sa mga gamot-gamot. Yung mga anting-anting. Sa kanila galing yan, di ba? Yung mga agimat. Binibigyan nila yung tao. Bukas yung third eye mo eh. Possible nakikita mo itong inkanto na to. Nakikita mo ba yung inkanto na yan na nagbigay sa'yo ng kapangyarihan ng mga gamot? Hindi. Hindi mo siya nakikita. Inkanto yan. Pero possible na bukas yung third eye chakra mo. You know? Or malakas lang talaga yung senses mo. Pagka-sensitive ka, no? Na nafe-feel mo kung ano yung nasa paligid mo. So, nararamdaman mo pag nandyan yung inkanto na yan. Nararamdaman mo yung presensya ng inkanto pag nasa paligid mo siya o pag malapit siya sa'yo. Oo. Oo. At para bang nagiging defensive ka or natatreaten ka. Parang nakakaramdam ka ng takot na you should defend yourself. Kailangan mo protektahan yung sarili mo. Masa mainkanto yun. So, ganun. Yun pala ang purpose niya kung bakit siya manggamot daw. No? Through you. So, ano pa? Ano pa yung energy mo yan? Wait! Baba dyan. Ano pa yung energy mo ngayon? Materialistic ka ba? Actually, hindi naman. Devil ba itong sa energy mo na to, devil? Hindi naman siya devil. Mahilig ka ba magsugal? O sa cards? Pwedeng tarot reading? Ayun, pwede sa cards, sugal, or sa tarot reading, o mahilig ka magsugal, pwede din. Yeah. Or else, more clarification with this card. Hindi mo makontrol yung sarili mo eh. You can't control your desire. Na ano? Na mag-take ng action on your goals, on what? Upright ba to? In the shadow side, upright ba yan? In reverse. Your desire na oh, so that's why. Siguro nanonood ka ng tarot reading kasi nahiligan mo yung manood ng tarot reading or else kung nagsusugal ka, parang nililibang mo yung sarili mo kasi may nanggugulo sa isipan mo. You can't control your desire. To take action na makapagsimula ng life na may growth. Na wala ng influence ng inkanto na yan yung buhay mo. Na hindi ka na niya kinukontrol or minamanipula yung utak mo. Hindi. You can't control your desire na
Maybe sa person mo. Sa person mo, yes, yung attraction mo sa kanya. Yung desire mo and obsession mo. Obsessed ka ba sa person mo? Obsessed ka ba? Ayun na nga yun. Flow of attraction. Obsessed ka sa person mo na yan eh. Matindi yung paghanga mo with the Empress. Para bang patay na patay ka sa kanya. Hindi mo mapigilan yung emotion mo. Hindi makontrol ng isip mo. Pati yung isip mo nagiging mahina. Pati yung isip mo natatalo ng puso mo. Yung gano'n yung emotion mo. Dahil sa matinding attraction mo sa person mo na yan. Sir person. Kung person mo or on someone or maybe crush mo, someone na dinidesire mo nga talaga eh. Someone na dinidesire mo. Na hindi matanggal sa isip mo. Na-try mo tanggalin siya sa isipan mo, yung attraction mo sa kanya, pero hindi mo matanggal. Naman, irresistible siya para sa'yo. Irresistible siya. Hindi naman. Hindi naman siya irresistible para sa'yo. Talagang attracted ka lang, parang patay na patay ka sa kanya. Sa tao na yan. Ang tanong, dinidipinsan ka ba ng inkanto na yan? Na nagbigay sa'yo ng kapangyarihan ng mga gamot? Hindi. Ginagamit ka lang niya para hindi siya makarama. Masama ang kanto kasi yan. Pero makapanggamot ka. Makapagpagaling ka. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, and Virgo, Capricorn, Pisces. Main energy mo yun. Ito walang reversal to guys. You have a destiny. May destiny ka na gagawin. Ano to? Ano yung destiny mo? Manggamot? Manggamot ba? I think pwede. Ano to upright to? Yung temperance. Hindi. Hindi naman ang panggagamot ang destiny mo eh. Ano to? To be with someone or to be with this person, yung Empress na yan. Matindi yung attraction sa kanya. Hindi eh. Ano yung destiny mo? Tingnan natin yung destiny mo. May destiny ka or sense of purpose. Pwedeng ganyan. You believe na destined kayo ng person na to, na nakatadaan na kayo ng person na kinaobsesan mo, ganon? Hindi eh. May destiny ka talaga eh. Ano tong destiny mo? To gain wisdom. To learn. To accumulate wisdom. Ang pag-aralan yung buhay ng tao, ang ugali ng tao, ang matuto sa mga pangyayari sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao, to learn from your mistakes and to gain experiences. Ganyan. Ang alamin ng malalim kung ano in a profound way, kung ano yung mga dapat mo pang malaman, kung ano yung malalaman mo pa, kung ano yung
matutunan mo sa mundong to. This world is vast. You can gain more experiences and wisdom. You can learn a lot, no? Para maging sage ka, ganon. Para maging sage ka. Para maging sage ka ba? Hindi naman. Yun ang destiny mo. To gain wisdom. To gain wisdom saan? For more information about this. Sa kung ano yung interesado ka na malaman mo. Sa mga interesado ka na ma-discover mo. So parang may pag-discoveredor ka. Ma-discover ka. Nandun yung excitement mo. And willingness mo to know. Yung mga hidden, tago, na you need to discover. So see. Ayun na yun. Chosen one ka ba? Nabilang ka ba sa chosen one? Chosen one ka ba? Oh my gosh. Saan ba to? Gulo. Baka. Oo. Oo, chosen one ka. Ano to? Chosen one ka na anghel na pinadala dito sa lupa. Ganon. Siya. Chosen one ka na anghel. Pero, meron nga elemento na ginagamit ka, gusto kong gamitin. Kahit hindi ka pa niya bigyan ng kapangyarihan ng mga gamot, you can heal others. You can heal yourself, you can heal your family. Mas makapangyarihan or mas powerful yung kakayanan mo mga gamot kaysa sa engkanto na yan. Parang nakikisabay. Kasi alam niya, alam ng engkanto na yan na may kakayanan ka at may kapangyarihan ka mang gamot. Kunwari, ibigyan ka lang niya ng kapangyarihan. No? Alam niya na you're a blessing sa mundong to. You're a blessing sa mundong to. Kahit hindi ka niya bigyan ng kapangyarihan ng mga gamot. Baka pang gamot ka. Parang umiipa lang yung engkanto na yan. May gusto ba sa'yo yung engkanto na yan? Yun lang. May gusto yun sa'yo. Hmm. At mukhang na heartbroken pa yun sa'yo. Gusto-gusto ka niya makasama. Gustong-gusto ka niyang maging a lover. To be in a union with you. Oh. Encanto to. Hindi to tao. Malapit lang ba sa bahay niyo yung engkanto na yan? Yung bahay ng engkanto na yan? Oo, malapit lang. That's why strong yung presence niya. Good looking ba yung engkanto na yan? Ha? Nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan daw. Pero mas makapangyarihan ka pa dyan. Charot. Kasi anghel ka na pinadala dito sa lupa. Oh, good looking daw yan. Pero, quite good looking yan, engkanto yun eh. Okay, bye. Mama! Mama, ba't umiyak si Mama? Dito ka. Parang dito mga... Ano nga yun si Mama? Saga dito ka. Ano yan? Diyan pala.
Yan lang. Pag-iyak ah. Ikaw ang choice niya. Ikaw ang gusto niyang maging partner, maging lover. Pero kung heartbroken siya sa'yo, nabigo siya sa'yo, Encanto na yan. Ano ba yung bahay ng Encanto na yan? Puno? Sa tabi ng bahay niyo? Oh my gosh, yes. Kasi diba sa mga puno-puno yan siya nakatira? Puno! Sa tabi ng bahay ninyo. Malaking puno ba yan sa tabi ng bahay niyo? Bahay ng Encanto na yan? May gusto sa'yo? Hindi daw malaking puno. Maliit lang. Ganun yan sila, di ba? Bahay nila puno. Ano ba yan? Puno ng baliti? Baliti ba? Baliti? Hindi. Puno ng mangga? Hindi din. Ano ba yung mga puno? Kadalasan baliti, di ba? Akasya, puno ng akasya. O pwedeng akasya. I-clarify ito. Upright ba to? Kasi pahalang pa yan eh. Puno ng akasya ba? Upright ba yung temperance na yan? Oh yeah. Akasya. May akasya ba sa inyo? Malapit sa bahay nyo? Puno ng akasya. Maliliit yung dahon ng akasya na yan. Diyan talaga yun, kadalasan nakatira yung mga Encanto. Pero hindi ganun kalaki daw akasya yan, yung tira na Encanto na yan. Kadalasan pa, mansyon yung bahay nila. Sa mga akasya na yan. Kahit dun sa amin, sa akasya, may mga nakatira yan sa akasya. Na may Encanto. Tsaka yung mambog tree. Alam yung mambog. Yun. Tinitirahan din ang mga Encanto yan. Ano kasi ng Encanto to? Yung tamawo. Yung nagkagusto sa'yo na yan. Ano to? Encanto na to. Tamawo ba yan? Tamawo nga. Yung puti. Ano kasi ng Encanto? Yung mapuputi sila. Iba sa dalakit. Iba yung dalakit, parang tan lang. Yung color. Tan. Kagaya ng kayo manggi. Ganun yung dalakit. Kayo manggi sila. Yun ang pagkaalam ko. Kasi nakita ko yun sa Google. Search ko yung dalakit. So, tan talaga yung color nila. Iba yung tamao din, puting-puti. Search sa Google. May nag-gain ka ba ng wisdom sa Encanto na yan? May nag-gain ka ba ng wisdom sa Encanto na yan? Meron. Yun naman ang destiny mo, ang mag-gain ng wisdom. So, meron ka namang nag-gain ng wisdom dyan sa Encanto na yan. Siguro yung panggagamot. Maring yan ang naturo sa'yo mang gamot eh, pero hindi mo na siya nakikita. Oo, ang panggagamot. Yan ang nagturo sa iyo mang gamot. Pero makapagpagaling ka talaga, makapag-heal ka ng may sakit kahit sarili mo. Yeah. Kasi ang heal ka daw ay galing sa langit. So, ganun talaga. Siyempre, ano bang mas ano, mas powerful? O nga, katawan mo yung ay tao, pero ang espiritu mo ay anghel, 'di ba? kasi pinanganak ka bilang tao eh. Ganun. Pero kahit na sabihin mo earth angel ka ngayon, kapag pagaling ka pa rin, 'yan ang mga natural na healer. Selfish to Encanto na to, na nagkakagusto sa'yo. Selfish yan. Selfish nga oh. Ang gusto niya na makuha yung gusto niya. Siguro nakakagawa ng masama yan para lang kuha niya yung gusto niya.
kagaya sa'yo. Gusto ka niya. Ganon. Good looking naman daw. Yun nga lang, inkanto siya. Magkaiba kayo ng mundo. Magkaiba kayo ng hindi lang lahi. Magkaiba kayo. Malaki ang pagkakaiba sa inyo. Elemento yan. Ikaw tao. Hindi ka naman dinidipinsan yan eh. Ang mahalaga lang sa kanya, makuha niya yung gusto niya. Sa inkanto na yan. Ang mahalaga lang sa kanya, makuha niya yung gusto niya. Hindi naman. May care ba sa'yo yung inkanto na yan? Na nagbibigay sa'yo ng kapangyarihan ng gamot? Mari? Mari? Upright ba to? Oh. Wala, wala daw. Kasi nabanggas ka, Mike. Wala daw. Wala daw siyang care sa'yo. Selfish nga eh. May care, very selfish. Ikaw may care ka kasi Earth Angel ka. Empathetic ka pa. Ito, inkanto to. Masamang inkanto. Ano ba yung inkanto na yan? Hari ba yung inkanto na yan? Na nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo ng mga gamot? Hari ba yan? Pwede. Hari siya. Yun ang naunang lumapag. Pwedeng hari yan. Sa karian nila. Ano ba yan? Maliban sa Akasha na yan, may bahay pa yan na iba? Na nasa tabi ng bahay niyo, may bahay pa yan na iba? Yung kanto na yan. Meron pa. Yun na yung kaharian nila. Ah, kumbaga, ano yan, siya mismo, ano yan, lumipat lang siya sa Akasha, sa tabi ng bahay ninyo, para obserbahan ka, para malapit siya sa'yo, ganon. Ah, yeah. Kaya kahit may liit na puno, doon siya tumira. Ayun. Para malapit siya sa'yo. Ano yan, nung nakita ka niya, saan ka ba niya nakita? Sa forest? Hindi. Saan? Sa lugar na malapit sa karian nila? Ganon? Oo, na malapit sa karian nila. Tapos nataipan ka niya. Nataipan ka niya. Nataipan ka niya. Nagustuhan ka niya. Kung kaya lumipat siya sa tabi ng bahay ninyo. Totoo pala yung mga kwento na yun, no? I think may napanood ako niyan. Dati. Siguro, totoo daw yun eh. Saan ba yun? Sa maalaala mo kaya. Lumipat yung inkanto sa tabi ng bahay nila. Yung ganun. Pero yung bahay talaga ng inkanto sa tabi ng ilog. Tapos, may tumubo na baliti ata yun, sa tabi ng bahay nila. May tumubo na kahoy na tinitira ng inkanto. Yun pala. Kay, para malapit siya dun sa babae na nagustuhan niya. Para bang nakakatakot yung, ano na yun, yung palabas na yun. Pero, sa huli nung natalo yung inkanto. Kadalasan mga selfish yan, lalang yung mabait. Iwan ko kung may mababait ba sa inkanto, sa mga elemento na yan. Ang alam ko yung puting windy, mabait yan. No? Tumutulong pa yan sa tao, yung maputi. At makajuice yun sila. Mayabang ba itong inkanto na nagkakagusto sa'yo? Mayabang ba yan? Ah, mayabang? Mayabang siya. Ano ang hanap buhay ng inkanto na yan? Yung pagiging hari niya, gano'n?
Oh. Ano yung source of income ng Encanta? I'm just being aware. Curious lang. Curious, not aware. I'm just being curious lang. Curious lang akong malaman kung ano yung hanap buhay ng mga Encanto na yan. Lalo na yung Encanto na yan. Kunwari, ito si Encanto na to na nagkakagusto sa'yo. Ano yung hanap buhay niyan? Ano yung sources of income nila? Sa kaharian nila? Ano yan? Meron silang mga taniman din? Hindi? Ano yan? Minamagic na yung pagkain nila? Ganon? Minamagic? Minamagic ba nila yung pagkain nila? Oh my gosh, yes! Minamagic na yung pagkain nila. And then, nagmimina ba yun sila ng ginto? Nagmimina nga sila ng ginto at mukhang marami pa silang mina ng ginto. Madami, oh. Seven of cups. Oh, ginto at mga stones, yung mga precious stones. Oh, mga precious stones pati. Mahilig yan sila sa ginto, sa precious stones. Yung mga yan, siguro ang dami nilang ginto at precious stones. Meron yan na kwento din yung naligaw ata. O di nila sa... Saan ba yun? Sa lugar ng mga Encanto din ata yun. Pero nung umuwi na siya, nung nag-decide siya, uuwi siya kasi may pamilya siya. Ayaw niya mag-stay din. Pinadalhan siya ng mga precious stones. Patulad ng ruby, sapphire, emerald, mga ganyan. At ginto ata. Nung umuwi siya, tumutuwa naman yung asawa niya. Panood ko lang yan. Kasi ang dami daw sa bulsa niya ng mga precious stones. At ginto ata yun. So, ganun guys. Madami talaga yan sa kanila, mga gold. Kasi nagmimina yan sila ng mga gold at precious stones. Mayaman na yung mga Encanto na yan. Ano, tiyaga siya na tumira sa maliit na puno ng akasya sa tabi ng bahay niyo para malapit siya sa'yo. So, napapabayaan niya yung kaharian niya. Kasi sa'yo siya nakafocus. Tama. Napapabayaan. Ganun siya. Wala bang nagustuhan niya na kagaya ng Encanto sa kaharian niya? Wala daw. Ikaw ang nagustuhan niya. Siguro unique yung beauty mo. Ganun. Ibig sabihin babae ka, no? Nanardingan. Ganun talaga, guys. Minsan, ano lang talaga, kung sino matsambahan talaga, guys, yan. Na makuha ng reading, no? Ganun talaga, eh. So, ganun, Encanto. So, meron ka bang shooters or mga nagkakagusto sa'yo? Meron ba? Meron. Na tao? Meron ba? Meron. Oh, gusto ko maging lover. Gusto kong makarelasyon. To start a relationship with you. To have a new beginning with you. Marami. Marami ang nagkakagusto sa'yo. Marami. Kasama na itong King of Pentacles na Encanto. At mukhang mapepera. With King of Pentacles, mapepera yung nagkakagusto sa'yo. Mapepera? At mukhang yung iba sikat pa. Ah, really? Ganun. Aware ka na may mga nagkakagusto sa'yo na mapepera at sikat? Aware ka? Or isa dyan ay mapera or sikat? I don't know. Sikat saan? Sa YouTube? Sikat sa Facebook? Sikat sa Instagram? Sikat sa TikTok? Or sikat na celebrity? Pwede din ganun. Sikat na dancer, singer, idol? Or sikat sa kahit anong larang? Madalasan sa arts, no? Pwede din sikat sa pag-play ng instruments.
Ah. Ito, engkanto na to. Sikat ba yan sa mundo ng mga tao? Oh, really? Bakit? Celebrity ba to sa mundo ng tao yung engkanto na yan? Oh my gosh! Oo daw? Huh? What? parang ano siya. Pwede siya yung sikat. Pero alam ba ng mga tao ng kanto yan na talente? Pero masama yung ugali niya. Madami ba nag-idolo dyan sa engkanto na yan? Ng mga tao? Pwede. 50-50. Pero sikat daw. Ibig sabihin, celebrity siya sa mundo ng tao. Ang hindi alam ng mga tao na umiidolo sa kanya, engkanto siya. No? Magkaiba ba yung mukha niya pag engkanto siya sa mukha na tao na ginagamit niya? Magkaiba ba? Magkaiba. Di ba yung mga engkanto, matutulis yung tinga niyan pagka ina-form na engkanto sila? Yung form na engkanto, parang mga sa ano ba, sa Dragon Balls. Sa Dragon Balls. Ay, ganun ba yung tinga nila? Hindi, sa ano, sa Hobbit, nakita niyo yung mga elf doon. Yun, ganun yung mga tinga naman. Elf yan sila eh, yung mga engkanto. Hindi yan sila fallen angels kasi magkaiba talaga yung fallen angels, guys. Yung mga anghel sa mga elemento. Kaya nga magkaiba yun. Kasi, alam nyo kung bakit magkaiba yung elemento sa ano, sa mga anghel at fallen angels. Kasi, dun parang sa anak nila eh. Kunwari, magkaanak yung engkanto sa tao, di ba? Ano ba yung anak? Parang tao din. Kaso mapuputi. Yun ang alam ko, na mapuputi yung anak nila. Pero pag dalakit naman, ay tan lang yung color niya ng mga anak nila. Pero pag yung tamawo na klase yung engkanto, mapuputi yung anak nila sa tao. Di ba? Or baka yun na yung nagiging parang ano ba? Yung anak araw? Ganon? Yun ba ang anak ng engkanto? Yung anak araw? Ganon? Ganon daw yung anak ng engkanto? Anak araw? Ganun lang sila, guys. Puting-puti yan sila. Pero ang iba dyan, kunwari, pag naanakan nila yung tao, kukunin nila yung anak nila. Ganun. And, anak araw, di ba iba talaga? Iba sa kano, di ba? Yung kano, parang ano lang eh. Parang pinkish-pinkish, di ba? Hindi normal, pati yung hindi normal yung pagkaputi kasi ng anak araw, pati yung pilik mata ata, di ba? Ano siya, parang puti. At pati yung ano, yung eyebrow puti, di ba? Tsaka nasisilaw sila sa araw. So ganoon. Ganun na yung mukha ng anak ng engkanto, anak araw. O baka yung mga anak araw, anak ng engkanto yan. Pwede din ganoon. Pero to, dahil madami yan silang ano, ginto, diamonds, madami yung diamonds, kapangingi ka ng diamonds dun. Hindi madami yung diamonds nila, madami yan silang mga rubies, sapphires. Hindi madami. Ginto ang marami din sa kanila. Pero nagbimina din sila ng mga stones. Jade. Nagbimina sila ng jade. Hindi. Sapphires. Nagbimina ba sila ng sapphires? Sapphires. Nagbimina sila ng sapphires. Pero siguro konti lang nakukuha nila ng mga sapphires. Ginto ang karamihan na nakukuha nila. So, ayan guys. Ano ba to? Sa kung tao to, kung nagkakilala kayong dalawa,
kilala daw to or popular sa mundo ng tao. Kung nakakilala kayo niyan, ng tao na yan, nung ina-form na tao siya, no? Ex mo ba yan? Ex mo nga siya. Bilang tao, ha? Pero hindi alam, hindi mo alam, inkanto siya. Ayun. Well, yun ang kinalabasan ng Marahay. Pero madaming nagkakagusto sa'yo. Inkanto siya eh. Inkanto. Diba? Magkaiba kayo. So, ano yung message ng angels for you? Perfect timing. This is the right time for you to move forward. Ito daw yung tamang panahon para mag-move forward ka. So, yan. It's perfect timing to move forward. Anong gusto sabihin sa'yo ng inkanto na yan? Detake siya ng action na ano? What's with the King of Swords in reverse here? Na ma-align ko yung dalawa, na hindi na ma-impluensyahan ng mga negativities yung connection nyo, ganon. Let's see. Yeah, na mga negativities or demonyo. No, mga negativities yan. Or influences ng ibang tao, pwede din ganon, no? Hindi. Kulam, sumpa ng ibang tao. Kulam at sumpa ng ibang tao. Kulam at sumpa ng ibang tao na nagdala ng negativity sa inyo. O, gagawa daw siya ng action. O, positive siya. And determinado siya na mag-take ng action na magtagumpay, na ma-align yung dalawa. Na ano to? Na may heal ka? Na may heal ka? Hindi. Na ma-align talaga kayong dalawa eh. Na mawala na yung influence nga ng mga kulam. Kasi chosen one ka or sugo. No. Chosen one ata. Diba kanina? Basta dahil ang hil ka na pinadala dito sa lupa para maging tao, para to guide others, diba? To guide humanity. Pwede na ganun. Or to gain wisdom dahil sa destiny mo. Para hindi na ma-impluensyahan yung koreksyon ninyo. Hindi na kayo ma-impluensyahan ng mga ganun nga, ng mga kadimonyuhan, kaibilan, ng mga mangkukulam, hindi lamang kukulam. Yung mga gumagawa ng sorcery, lahat ng klase ng sorcery. Sorcery. Hindi. Hindi lang sorcery. Pero kanina lumabas yun na yung mga sumpa. Curse. Sumpa. Yung ibang tao. It's curse, guys. Not kulams. Curse. So, parang kinurse yung connection yung dalawa. Kinurse kayo. Kinurse kayo yung dalawa. Hindi nila alam. Inkanto yan. Yan. Bakit gusto nila to? Itong inkanto na to? Na nag-curse inyo? Di naman. Idol nila or type nila, inkanto na yan. Kaya kinurse type nila or idol nila or type nila, no? In-admire nila. Kasi diba, popular daw yan. Baka sa TikTok. Diba, sa TikTok po siya. So, ayan guys. Or sa Instagram. Sabi yung mga active na, no? Pwede din sa YouTube. O, nga. Or maybe, celebrity na sa YouTube. Mga ganon, mga million subscribers. Ganon naman yung mga kilala na, diba, sa YouTube. Malaki yan na talaga na channel, mga 10 million, mga ganyan subscribers. At yung views naman ay talaga million. Okay, so ganon. So, ito na lamang guys for collective reading para magtagumpay daw na maalain kayo at magkatuluyan kayong dalawa. Gusto niya talaga magkatuluyan ka.
na kayong dalawa ang magkatuluyan, no? Anong tingin ng Encanto na yun? Ikaw ang destiny niya. Ikaw ang nakatadahana sa kanya. Ano ba to? Upright ba to? Itong Queen of Wands na yan? Ah, yeah. Yeah. Parang natiko lang yung kanina. Yeah. Mm. So, ito na lang, guys, for collective reading. Sa mga baguhan ko dito sa akin channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Na sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At nag-like naman po at nag-comment na rin sa ating comment section box. Lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.